Okay, ang vlog natin ngayon is internal databases and loyalty index. So, pag-iisahin natin, no? Computer concept at saka isang business marketing concept in one vlog. So, alam naman natin ang definition ng database nung nag-aaral ako. I was taught on my classmates and I were taught of a database being a single repository of information, a single storage of information for a certain company or for a certain organization. So yun yung pinaka definition ng database na itinuro sa amin. Having said that, definition na natutunan namin o itinuro sa amin, papasok din doon yung natutunan ko sa management information system, no? Yung dalawang klase ng literate dalawang klase ng literate na meron ng isang company. Okay? Ang isang company merong information literate at ang company merong computer literate. Yun meron ang company. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga companies meron yung IT department. Doon pumapasok yung mga computer literate. And yung other departments, doon pumapasok information literate. So yung isang company meron silang database, okay? Meron silang database. So ang tawag doon is internal database. Bakit tinawag na internal database yun? Kasi nasa loob ng kumpanya. Yung laman ng database na yun is mga information tungkol sa negosyo, tungkol sa customer, paano tumatakbo yung business, process nung paggawa ng product, and process ng pag-deliver ng product sa customers, yung logistic ng product, laman ng database na yun. So, sa internal database, yung database is a computer concept na hinahawakan ng mga taong belong sa IT department na ang degree ay pwedeng ComSci, pwedeng computer engineering, pwedeng BSIT. Ay pwedeng BSIT yan. Pero yung mga information na laman yan is pwedeng non-computer o non-IT, non-CS o non-FOE information. So ano ang gusto kong palabasin dito? Hindi pwedeng, okay? It's okay na may alam ka dahil doon kay ComSci ka, may alam ka sa IT, din sa IT department ka nagtatrabaho. Pero to have grown in business, para lumago ka sa trabaho mo, you should know the information. Kasi ang ginagawa mo lang is merely processing o storing and retrieving information using computer-related processes, or yung ginagamit mo yung database para mag-store, mag-retrieve, at mag-organize ng information. Yun yung computer part. Pero kung gagawa ka ng, kung gusto mo mag-grow, go beyond it. Pag-aralan mo kung ano yung pinaka-essence nung nasa database, yung nasa log. Kasi kung alam mo yung laman na nasa loob, maiintindihan mo kung paano tumatakbo yung kumpanya. Isa sa mga information na nasa loob ng isang database ay yung tinatawag nilang loyalty index. Kasi may mga companies na nagte-trace ng loyalty ng isang customer. At para ma-measure at ma-calculate yun, ang tawag nila doon is loyalty index.
So, siyempre may computation yan, may formula yan. So, ang gagawin, i-input lang sa Excel yan, formula lang yan, or meron yung software na ginagamit. Then, biglang lalabas na yung loyalty index ng isang customer. So, yun. Ano yung loyalty index na yan? Kasi pwede mong palabasin yan using the formula. I-enter mo lang sa Excel yan, tapos na. Then merong software na kayang maglabas o mag-compute ng loyalty index. Kasi minsan doon lang mapalabas mo lang yung loyalty index. Kontento ka na. Gaya ng lagi ko sinasabi kanina pa. Pero kung alam mo yung loyalty index, ano yung ibig niyang sabihin, alam mo yung components ng formula and how it helped the business, yun ang lalago ka sa trabaho. So, kung ComSci ka, IT ka, you've done your computer part. Nagagawa mo na yung computer part at the same time, nag-i-expand ka by knowing the information beyond dun sa nakalagay lang siya sa database. Kasi, pag hindi naging parte ng trabaho mo, hindi mo na pag-aaralan. I remember one of my teachers told me, sumalangit na wa siya. Na lagi niya sinasabi sa akin, yung teacher ko na yun, hindi ko lang siya naging teacher. Siya rin naging boss. So naging boss ko siya, because he became the vice principal of the school. Every time na magkikita kami, hindi na as a student, till graduate na ako nun. As a employee na ako ng St. Francis. He is always on my tail. Gusto niyang masigurado na nagtatrabaho ko nung maayos. Gusto niyang, since naka-assign ako sa HR, gusto niya, inaalam ko yung lahat ng tungkol sa HR, na hindi ako nagbibigay ng sakit ng ulo dun sa aking immediate superior. Yung mga ganong bagay. At ngayon ko lang na-appreciate yun kung bakit. Because he was telling me na kung gusto mong gumaling, gusto mong magtrabaho, hindi ka lang dapat makontento sa computer part ng isang bagay. Kasi technically, wala ka naman talaga. Walang software, Excel lang yung alam. Microsoft Excel lang yun. Marunong ka nang mag-Excel, so go beyond it. Yun yung lagi sinasabi sa akin ng aking teacher na si Sergio. Go beyond. So kaya pinagsama ko sa vlog ko itong loyalty index at saka internal databases. Kasi yung loyalty index pwedeng maging laman ng internal database ng isang company, lalo na sa marketing. So yun lang po.